Bilog daw ang buwan noon nung mag-isang nangista sa lawa ng Lakewood sa Zamboanga del Sur si Mang Ether. Nung biglang sumulpot sa harapan niya ang isang kakatuwang nilalang. May ulong tatlong dipa ang haba, kulay itim at meron pa malikpik. Ito raw ang matagal nang usap-usapang halimaw sa lawa na kung tawagin nila Busiso. Ayon sa mga kwento-kwento, hindi lang daw nito kayang magpataob ng bangka. Nangunguha at nangangain din daw ito ng tao. Doon ako ay namukot man misaw na, tukang gabi ay nanganak mismo lik, nagkuha mismo ang pukot, kuha mag-isda. Nakakita siya dako kayong Busiso, itong nahadlok siya, uli siya direk. Ang lawa ng Lakewood may lawak na mahigit 800 hectares, lalim na umaabot ng 300 feet at isa sa pinakamalaking body of water sa Zamboanga del Sur. Dito naglalaba, maliligo. Itong lake is a water source namin. Bagamat payapa ang lawa, may ilan pa ring natatakot dito. Mabawal daw magsabi-sabi ng ano-ano, baka magalit daw ang alon daw ng malaki. Residente rito, ang tribong Subanen. Tahimik daw ang pamumuhay noon ang kanilang tribo. Hanggang inatake ang kanilang mga ninuno ng Busiso. Ang lolo raw ni Mario, ang isa sa mga kauna-unahang nakakita nito. Matapos ang 7 araw na pakikifiesta sa ibang bayan, naglayag daw sa lawa ang kanyang lolo. Kasama ang mga kapatid nito, isa raw sa kanila naisipang kumanta. Kani gubatan, buluto ulong lumpapa, kalula o lumbayaw. Di urong manggo ring maasin, do manggo ring matabang. Ang sasakyan ko ay gimpapa, ang saguan ko ay lumpayaw. Di ako sasampa sa maalat, doon ako sasampa sa matabang. Bigla na lang daw dumilim ang kapaligiran. Sunod na lang daw nilang napansin ang parang puso ng isda. Kinain na raw pala sila kasi ng Busiso. Nagsiga, naghaling, patubog apoy. Patubay lang apoy, kainibinalan, guanlan, tugulaw to. Medligay apoy, minitaanlan, pusong, talaw rito kunutanlan, may sinigir ulit. Doon ni Mirulinta. Pero napatay raw nila ang Busiso. Matapos daw ang inkwentrong yon sa halimaw, nag-iba ang itsura ng magkakapatid. Ang kanilang mga mata naging kulay abo. Nakabulog yung mata nun. Ayun, murag Amerikano. Katunayan, nama na raw ang kulay abong mata ng kanilang lolo. Yamitin ko lang, pagdirulami sara. At hindi lang daw pala nag-iisa ang Busiso sa lawa. Dahil noong 1974, may umatake raw na isa pang Busiso. At ang isa raw sa mga nakasaksi noon, buhay pa hanggang ngayon, si Eduardo. Kwento ni Eduardo, matapos dumalo sa isang kasal, naglayag silang pauwi kasama ang ilan niyang mga kaibigan. Nung bigla na lang daw kantahin ni Eduardo ang isang pamilya na awitin o chant. Ang bangka ko ay lilimpa ang saguan ko ay lulumbayaw. Nandoon kami sa birthday sa kabila ng lake. Kanta sa Subanen, baloto o dlipapa, lula o dlumbayaw, di arenggo re maasin, dengo aring matabang. Maya-maya lang daw. Kanilang bangka at sila'y nalunod. Sabi nila sa akin, nandoon pa kami, huwag kayo na magkanta-kanta yun para sa kuwan sa Busiso. Ayaw yan. Sige, kanta-kanta. Pagdating sa gitna na ganun ang bangka, medyo iba ang color yan sa tubig, ma-brown. Sabi ko, tulong. Na ganun, nabalik rin ang kuwan, ang bangka. Mga 60, 100 ang yun di pa. Yun na ang Busiso. Natapakan pangaraw ni Eduardo ang Busiso. Yun ulo ng Busiso, napakan ko doon. Yan, nabalik ako. Galit naman sila sa akin. Ay, yan ang kalukuhan mo. Ang katribo nilang si Nilda, pinag-aralan daw ang mga kwento tungkol sa Busiso. Ang Busiso ay isang malaking isda. Masyadong mahaba, madulas. Yung aura niya, pangangatawan niya, snake ang pinagkaiba, walang kaliskis.
Dahil sa nangyari sa kanilang mga ninuno, ipinagbabawal na raw nila ang pagkanta o pagchant tuwing sila'y namamangka sa lawa. Hindi mo makikita ang busiso, pero mayroong mangyayaring masama. Mababaliktad yung bangka. Manulunod yung mga tao. Ang paniniwala ng mga banyan namin, yun ay ginagamit ng mga masasamang espiritu. Kitil lang sila ng buhay. Dahil sa laki niya, kahit naman hindi siya kakain ng tao, gagalaw lang siya. Kapag may namamangka, manulunod talaga. Pero meron nga ba silang dapat talagang kapakutan sa lawa? Para malaman yan, kasama ang fishery technician ng munisipyo, humingi ang aming team ng permiso kay Nilda kung pupwede niyang samahan ang aming team na maglayag sa lawa at subukang kantahin ang sinasabi nilang chant na nagpapalitaw sa busiso. Hindi ko kaya. Pwede naman yung iba. Ituro ko na lang yung chant. Para masiguro ang kaligtasan ng aming team, may mga pulis na nakaabang at nakahandang rumisponde. Pinagsuot din ang aming team, ang bangkero at ang dalawang taga-munisipyo ng life vest. Maya-maya pa, lumayag na sila sa lawa. Hanggang sinimulan na ang pagkanta ng chant. Sa araw na ito, para malaman kung may dapat ba talagang katakutan sa lawa ng Lakewood sa Zamboanga del Sur, humingi ang aming team ng permiso sa tribo Subanen na magchant o kumanta sa lawa. Nagbigay ng pahintulot ang tribo at sinamahan ang aming team ng fishery technician ng munisipyo ng Lakewood. Naglayag sila sa lawa. Nung nasa kalagitnaan, nag-chant o kumanta sila. Sasakyan ko yung papa, ang sagwan ko ay limpayaw. O di ako sasampa sa maalat, dun ako sasampa sa matabang. Sina Nilda at Anita na mga miyembro ng tribo Subanen, kabado sa pwedeng mangyari. Matapos ang unang chant, ang tubig, kalmado naman. Sasakyan ko yung papa, ang sagwan ko ay limpayaw. Matapos ang 20 minutong paulit-ulit na pagchachan, walang busisong nagpakita. Wala man ako nakita ang mga species na nagpakita sa akin. So para sa akin, hindi ko niwala na mayroong busiso. Masaya ako na hindi siya nagpapakita. At naniniwala ako, hindi rin siya magpapakita kasi hindi naman katribo yung naghahanap sa kanya. Kami lang, kasi kami ang kadugo. Irespeto naman nila ang mga beliefs ng mga Subanang ang paniniwala. Kasi kaakibat yan ng buhay namin. Isa pa sa mga dapat suriin kung totoo bang kaya nagkulay abo ang mata ng ilang mga taga rito ay dahil iniluwa ng busiso ang kanilang mga ninuno. Yung mga matatanda doon sa nakatira sa Wiswangan, yung mga Subanen na punang-unang nang nakatira dito, pagka pagdating ni Leonardo dito, governor ng Moro Province noon, pagka nahaluan sila kasi yung mga Amerikano yun, yung mga mata nila parang ganun din at saka mapuputi. Lumipas ang ilang mga taon, may mga taong pumunta dito. Si General Leonard Wood nagpunta dito, nag-merge sa mga Subanen at siya yun ang pangalan ng Lakewood. Samantala, sa tabi ng lawa ng Lakewood, may itinayong resort. Para ma-enjoy talaga yung mga turista na pumupunta dito, hindi lang mag-relax, ma-enjoy pa sila sa mga lahat ng mga rides. Meron tayong zipline, meron din tayong mga water rides, gaya ng jet ski, meron din tayong kayaking, meron din tayong floating restaurant na pwede sila doon mag-lunch habang naka-tour around the lake. At kamakailan lang, nagkagulo nung may nahuli ang kanilang pool attendant. Hinala ng iba. Ito ang kinatatakutang busiso at ang nakahuli raw nito, si Renante. Para siyang ahas na malaw siya. Tapos tinawag ko yung ano. Ganito may nakita akong kwan, malaking isda. Pinuntahan niya tapos ihang nagkuha siya o ganang kwan, kutsilyo. Ihang iada, nakuha niya na igot mandiri sa kwan, sa ulo. Lagpas 1 metro at may bigat na 12 kilo. Iniluto raw nila ito. Ang nakuha raw kasi ni Renante, hindi ang kinatatakutang busiso, kundi kasili o igat na may kapasidad daw talagang lumaki ng husto.
Tahanan daw talaga ng malalaking isda ang Lakewood. A green environment and a clean quality of water, definitely life-sustaining yan. So you could expect nga mas maraming isda at lumalaki healthy, mas malaki sila. Pero imposible raw na ang mga kasili lumaki gaya ng sinasabi sa mga kwento-kwento. 4 feet or 3 feet na mga eels, there is a possibility. Siguro yung mga yan nalulunod dyan because of too much activity and too much tagal na sa tubig. Hindi naman aggressive ang yung eel. Super, ma'am. Parang yung busiso, ma'am, parang story-story na lang, ma'am ba? Sobrang ako dito mga 20 years. Wala mang ganun na nangyari mga may busiso, nakita ng mga tao. Naniniwala ang maraming mga tribo na merong espiritu at saka mga kaluluwa ng mga ninuno na siyang gumagabay sa buhay ng mga tao. Bumabalik sila sa lupa, pumapasok sila sa loob ng isda, sa loob ng mga puno. Gusto nilang buhayin ng mga traditional na mga paniniwala nila para buo ang komunidad nila. So yung tinatawag nating ethnic identity, binibigyan buhay nila ang pagkakaiba ng kanilang kultura sa pamamagitan ng pagbibigay buhay, no, sa mga sinaunang paniniwala. Iba't iba ang ating kultura, galang natin, basta't hindi nakakasama sa ibang tao. Marami din tayong mga sinaunang mga paniniwala na nakakabuti sa mga tao. Sa mga turista, wala namang dapat ikabahala. Sa ngayon, may mga irerespeto lang tayo yung mga tradisyon ng Subanin. Patuloy mang ipinapasa-pasa ang mga kwento tungkol sa busiso sa lugar na ito. Hanggang ngayon, wala pa rin konkretong ebidensya tungkol dito. Gayunman, mukhang matibay ang kapit nito sa mga tribong dito naninirahan. Lalo't bahagi ng kanilang kasaysayan, ang mga kwentong bayan katulad ng sa busiso. Mahirap na itong burahin sa kanilang mga paniniwala.